Hi! Magandang araw sa inyong lahat. I'm Dr. Charles and today, pag-uusapan na naman natin ang tungkol sa asthma inhalers. Ang inhalers ay isang contraption na nag-deliver ng gamot sa iyong baga. Pwede ang gamot nito ay liquid. Kung liquid siya, sinispray ng inhaler ang gamot sa iyong baga o kaya pwede ring powdered. Kung powdered naman, ia-allow ng inhalers na mahigop mo yung powder para pumunta siya sa iyong baga. Pag-usapan natin ang difference between dito sa powdered at liquid type na inhalers. Whether powdered or liquid ang gamot na gagamitin mo, halos pareho lang ang dami ng gamot na didi-deliver ng dalawang ito. Basta tama ang paggamit mo. Ang liquid na gamot ay pwedeng i-deliver sa baga mo either sa pag-spray ng inhaler or pag-nebulize gamit ang nebulizer. Panoorin ninyo ang video ko tungkol sa pagkakaiba ng inhaler at nebulizer. Sa type ng inhaler na nagsispray, ang tawag natin dito ay metered dose inhaler. At ito ang pinaka-popular na type ng inhaler. Iba-iba ang kulay ng laman nito depende sa manufacturer at laman ng inhaler. Sa mga powdered type inhalers, mapapansin mo na mas varied ang mga variety at shapes ng mga to. Meron kang mga inhalers na bibili ka ng capsule, tapos ipapasok mo yung capsule sa iyong inhaler at wawasakin ng inhaler nito yung capsule para yung powder ma-release at pwede mo nang higupin ang release. Meron din naman mga inhalers na nasa loob na ng inhaler yung powder at iikutin mo lang siya o kaya kakasahin para maging available sa iyo yung gamot. Whichever case, sa powder, kailangan mong higupin. Hindi po siya nasa spray. Ngayon, ang unang magandang bagay tungkol sa metered dose inhaler ay mas nakakarating ang gamot doon sa dulo na iyong mga baga. So, mas nire-reach niya yung mga ends, yung mga maliliit na mga alveoli doon sa dulo ng baga, mas umaabot doon kapag metered dose inhaler. Habang pag-powdered naman ang gamit mo, mas konti ang gamot na umaabot doon sa bandang dulo, pero mas mataas naman ang concentration ng gamot doon sa bandang gitna ng baga, doon sa parte ng baga na malapit doon sa pasukan ng hangin. Now, despite the fact na iba yung distribution ng gamot, wala pa tayong studies na nagsasabing mas effective ang isang paraan versus the other, yung liquid versus yung powdered or vice versa. Pero dahil iba yung distribution ng gamot ng dalawang ito, pwedeng ikaw mismo makaranas ka ng pagkakaiba kapag ginamit mo yung powdered versus yung metered dose inhaler. Ngayon, I also want you to consider this. Yung mga metered dose inhaler, kapag pinindot mo yung spray niya, ibubuga niya yung gamot, tapos minsan dumediretso yan sa throat mo. Pag dumiretso sa throat mo, pwede yan makatrigger ng gag reflex. Parang ito yung reflex na parang nasusuka ka. Sa totoo lang, nung bata ako, hindi ko magamit itong metered dose inhaler dahil din doon. Malakas yung gag reflex ko eh. Pag ganyan, nasusuka ako. Yung mga powdered inhalers, hindi nagtitrigger nito dahil hihigupin mo lamang yung gamot. Ganyan. Isa to sa mga dahilan kung bakit I recommend that you use a spacer kapag gumamit ka ng metered dose inhaler. Mape-prevent niya itong gag reflex. Sa lasa naman, nalalasahan mo talaga yung gamot whether you use metered dose inhaler or powdered inhaler. Depende rin yan sa brand at saka kung anong klaseng gamot ang laman kung ano yung magiging lasa niya. However, napansin ko personally na mas malakas yung lasa kapag metered dose inhaler compared sa powdered. Kaya ako mas gusto ko talaga ang powdered. Very important for you to remember na kung ang inhaler mo ay may steroids katulad ng fluticasone at budesonide, kailangan magbumog ka pagkatapos ito gamitin. Whether or not you're using the metered dose inhaler or the powdered one. I invite you to watch this video that explains why may steroids ang inyong inhalers. Some of the very common examples of the metered dose inhalers in the Philippines is your Ventolin inhaler and the Symbicort Rapihaler. Some examples of the dry powdered inhalers are the Symbicort Turbihaler at yung Adiflow. Sa presyo, usually mas mura ang mga spray inhalers. Pero pwedeng magkaiba syempre, depende sa brand, tsaka yung formulation at sa butika. Pero ang metered dose inhaler, mas maraming mga generic options compared sa mga dry powdered counterparts nila. Ngayon, anong gagawin mo kung sakaling kailangan mo ng gamot tapos paggamit mo ng inhaler mo, wala na palang laman? Nako, delikado yan. Ngayon, pagdating sa powdered inhalers, lahat sila mayroong mga built-in counter para malaman mo kung ilan pang doses ang natitira. O kaya na, yung iba naman sa kanila, bibilihin mo yung capsule isa-isa. Tapos itatago mo siya. Yung capsule, ilalagay mo sa loob ng inhaler. Diba? So, alam mo kung ilan ang bala meron mo, ilan pang capsules meron mo. No, hindi ka magugulat na lang. Ngayon, pagdating naman sa metered dose inhaler, karamihan sa kanila walang counters. Meron ng ibang meron.
ilan-ilan lang sila. So, very important itong counter kasi baka nga pagkailangan mo na ng gamot, biglang wala pang laman. Pero we talked about the price earlier and usually the cheaper ones, yung mga mas murang generic, walang mga counter yung mga yan. Ngayon, itong mga inhalers, kailangan nito ng doctor's prescription. Kung napanood niyo yung video ko about the difference between inhalers and nebulizers, mamalaman niyo rin na ang inhaler, ang metered dose inhaler, kailangan ng mas tamang timing dun sa pagpindot at sa paghigop. Ang powdered, wala rin masyadong timing. Basta i-available niyo na yung powder at higupin niyo na lang. So, pwede niyo rin i-consider kung sakaling nahirapan kayo dun sa pag-timing niyo, dun sa pagpindot at paghigop. Kayo, anong klaseng inhaler ang gamit niyo? I-comment lang niyo dun sa baba. Tapos, kung may natutunan kayo ngayon, kung may natutunan kayo today, please like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang health tips. Salamat!